So guys, nagre-ready lang ako kasi meron akong training na attendance sa emergency ngayon. So maglalagay lang tayo ng olay, wow! Or whatever you, kahit anong gusto mong i-pronounce sa kanya. Pare-pareho lang naman yung mailalagay sa face, di ba? So kung gusto mo olay, pwede din. Kung gusto mo olay, pwede din. Walang katotohanan yan. Pero pareho din naman yan. Ma-absorb din yan ng skin mo. So ang technique ko, kasi ngayon yung buhok ko is buhaghag. Alam yung ginagawa ko? Hindi ako pala gel na tao. Pag nag-gel ako, nagkakaroon ako ng dandruff. Nilalagyan ko din ng olay yan sa bilid. Pag hindi tayo magmukhang sari manok, guys. Ayan. Ayan. Ayan, olay yan. So meron akong training ngayon sa Emerge. About intubation. Kasi ang nangyayari kasi sa akin, guys, dahil sa haba na ng buhok ko, nagbubuhagag siya, namumukas yung sari manok. Yung pang sabong, guys. Dito kayo sa Calgary, napaka-dry. Di ba? Dapat daw, soft. Yeah. Mamadali na tayo. Tapos nalagay ko ng vitamin E. Siyempre, hindi niya ma-focus. Focus natin. Pero ayaw ma-focus. Pero vitamin E yan, nalagay ko pa sa leg ko. Nakikita nyo, medyo nag-heal na siya ng konti. So, nag-ready nga ako. So, tayo ko kayong isama sa akin training. Pero although, ayaw nila makapag-vlog doon sa loob ng ospital kasi bawal yun. Ayan. Ito yung binrekfast ko kanina. Kape. And then yung cinnamon bun. Itong cinnamon bun na to, maniwalot kayo sa hindi. 4 nights ago pa to, binili ko to sa cafeteria sa work, worth $3. Malaki siya. So, hindi ko siya naubos nung break time. Tapos, iniwi ko siya sa bahay. Hindi ko pa rin siya naubos ngayon. Hindi na. So, ngayon, kakainin ko siya pagbalik. The reason kung bakit ko siya kinain ngayon, kasi kailangan ko ng sweets, kailangan ko may konting energy sa training, and then kape pang pagising. Ayan. So ngayon, ready na tayo umalis. Larga na, besh! Narealize ko hindi pa pala nakapag-intro. So welcome back to my channel, mga guys. If you're new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. Meron po tayong Facebook group. It's www.facebook.com/kirotv. Ilalagay ko pa yung link sa my description down below. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. So ayun na nga, no, guys. So sasama ko kayo sa aking hospital. And then mamaya, ibusitahin natin yung isa sa mga closest friend ko dito sa Canada kasi alam niya na may nangyari sa kanyang buhay na tragedy and kailangan natin siya i-comfort. Although, hindi natin siya i-meet in person, mag-drop na tayo ng mga goodies sa kanyang bahay. Guys, nakahanap din ako ng parking pero naalala ko kailangan ko pala mag-complete ng questionnaire bago ako makapasok sa ospital. So ito yun, fit for work questionnaire. Ito na yung begin questionnaire. Ito na. Ay, runny nose. Yung mga simpleng question lang. No, nag-travel ba ako sa US? No, 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 no. And submit. Tapos ayan, Ryan, fit for work. Yay! Tapos papakita ko lang to sa mga nag-screen mamaya. So iwan ko lang itong aking camera kasi malaki siya. Ang gagamitin ko lang ngayon is yung cellphone ko. So kailangan mag-sanitize tayo sa work. Taas pa yan. Nadulo-duluan na walang hanggan. One eternity later. Okay guys, pa-uwi na ako. And sana maging okay ang ating pa-uwi. Tapos na ang aking training. Ito na naman si Kuya. Nakita ko na naman siya. Nakita ko siya kanina. Guys, kanina hindi ko na napakita sa inyo. Dumiretso na kasi ako sa emergency. Nag-complete ako ng form online sa cellphone ko. Tapos binlagyan nila ako ng sticker. So kapag wala kang sticker, color-coded siya per day, hindi ka makakapasok sa facility ng workplace namin. So natapos na namin yung
yung training, tatlo kami kasi hindi naman karamihan doon. So meron dito, hinati-hati nila, meron RN na runner, may documenter RN, documenter RN, meron secondary checklist na RN, and then yung intubation RN. So ayan. So kung ano yung, so per shift, kayo maghahati-hati kung sino ang intubation RN, kung sino ang gusto nyo mag secondary checklist na RN, documenter, tsaka yung runner. Yung runner, tagakuha ng meds, yung intubation, yung siya yung nasa loob mismo ng room na may N95, siya tagabigay ng meds. Tapos yung secondary, chorba at labu, tsaka yung documenter. So ayun, ito yung ginawa ko for 1 hour and 15 minutes. So ngayon pauwi na tayo, and then kasi imi-meet ko si Maria mamaya pa. Walang katotohanan yan. So si Maria kasi galing ng night shift, sabi niya kanina sa akin, hindi siya makakapag diretso agad ng superstore kasi nga antok na antok siya. So imi-meet niya ako mamaya ng mga 1 or 1.15. Eh hindi naman urgent naman yung bibilin kong yogurt tsaka yung mga chips, chicheria, tsaka itlabo. So eh, hindi naman agad-agad na kailangan pumunta talaga tayo ng superstore. So antayin ko na lang siya. Pero bibili kasi kami ng mga goodies para sa friend ko na nawalan ng loved ones. And sana mapanood niya to, no? Condolence sa'yo, Ate Ellie. And mahal na mahal ka namin. And guys, so grabe, alam niyo ba, tumawag yung work twice. And pinapapunta nga ako sa work ngayon. So meron silang shifts na ino-offer ngayon. Pero hindi talaga ako pwede ito. So meron silang shifts na ino-offer ngayon. Hindi ko na kung nakikita nyo. Ayan o, shift. Shift of all offer, April 22. From 11 to 7. Kaso guys, alam nyo, tulad nga sinabi ko nung vlog ko kahapon, syempre ma-upload ko to late na, no? Nag-work ako this pay period ng dalawang overtime na. So hindi ko na kaya talaga guys. Talagang kailangan ko ng i-focus yung sarili ko sa yung mental health ko din, tsaka yung physical health, tsaka yung emotional well-being ko. And ayun, dapat yung pagtunong ko rin ng pansin, di ba? So although nakakapagod din talaga, nakaka-stress tong trabaho to. Hindi, at the end of the day, hindi siya about sa pasyente mo, yung sympathy mo, or yung pera na nakakuha mo. It's about yourself din, yung self-care. Diba? Push natin yan. So, pauwi muna tayo ng bahay, and then kakain tayo ng, busin natin yung, hindi ko alam kung ano kakainin ko, siguro yung tikka masala, or yung mali, yung spam na niluto ko, or yung ano kaya, o yung cinnamon bun. So guys, gusto ko lang pakita sa inyo ang aking kwarto at yung kwarto ni Mommy, Daddy, dahil ako po ay nag-vacuum ng kabonggahan at itong ating stairway to heaven, tinapos ko na siya ng bongga. So ngayon, tayo ay magbe-breakfast. Ang naisipan kong breakfast is cereals kasi kailangan natin ng fiber. Walang katotohanan yan. Hi guys, kausap ko lang si Brian sa FaceTime. Ito sila. Show my fatitude. Fatitude. Where's Kimmer? I wanted to show them Kimmer. Kimmer, come here. Kimmer, come on. And then paalis ako kasi imi-meet ko na si Maria. Ibili lang kami ng gift card tsaka ng mag-withdraw ka ng cash. Oh, here are both of the kids. Oh, yeah, no. There's Giggle and there's Kimmer. Oh, they're planning to go out. Do you want to go outside? Outside? So guys, nasa may superstore na tayo. Ang gamit ko lang ngayon pang vlog is yung cellphone. Hindi ko na dinala yung camera, yung Canon ko, kasi alam niyo na, ayoko na siyang i-disinfect. So, ito yung superstore. Inintay ko na si Maria. Dapat pumunta kami ng Sobeys, pero mas mura kasi sa may superstore. Kailangan kong bumili ng juice tsaka ng yogurt. Tingnan natin kung nakasale siya. So, ito na yung
gamit ko dito sa may kotse. May sensyahan nyo na medyo magulo. So, ito pa rin yung wipes. And then, yung salamin ko. Ito yung ID ko sa work. Ito yung ginagamit ko para sa mask. Para mapahinga naman yung tenga ko. And then, ito. Yung sanitizer. So, guys, since imi-meet natin si Ellie, dati ko siyang ka-workmate sa Unit 66, which is the Acute Medical Cardiology Unit. Ito, nabili ko siya sa Chatters. Bibigyan ko siya ng dalawang hand sanitizer. Ayan. Tapos, moisturizing cream na rin siya. Sana magustuhan niya to. Tapos, mayroon akong mask. Tapos, sinihintay ko lang yung cloth mask na bibigay ni Maria. So, sinihintay ko na si Maria actually ngayon. Ayan. Ang ganda ng weather, pero super, windy. So, guys, bumili kami ni Maria ng tulip. And then, bumili si Maria ng card. And then, tigisa kami ng gift card na ibigay kay Ellie. And then, itong gift card is itong Home Depot. Kasi alam namin si Ellie may hilig sa gardening. And then, ito is si akin na. So, bumili lang ako ng aking cranberry juice, dalawa to. And then, yung aking pang malakasang gum. Kailangan niya sa work kung hindi mamatay po ang pasyente sa ating mga hininga. So, ngayon is, lalagay ko na yung camera para sa akin. Ayan. So, ngayon is on the way na tayo sa bahay ni Ellie para i-drop yung stuff. And then, uwi na tayo sa bahay para makapagpahinga and manood ng Netflix at enjoy ang ating day. So, bye-bye muna! Many months later. So, guys, I'm finally home. So, na-drop na namin ni Maria kay Ellie yung mga gifts na gusto namin ibigay sa kanya. And, ito nga yung binili ko sa superstore, yung aking drinks. Yung grape cranberry, tsaka yung cocktail na cranberry. Ewan ko ba, pero naglili ako sa cranberry juice ngayon. Aside from their rich in vitamin C, ewan ko, pero gustong gusto ko siya. And, so napaglinis na ako ng bahay. And siguro ngayon is magbabasa lang ako about yung policy namin bago ngayon about intubations. And manood ako ng Netflix. Napaglinis na ako ng bahay, so hindi ko pa alam. Actually, hindi ko alam kung anong plano. Nag-call sila ulit for overtime, pero hindi ko talaga kaya ng katawan ko mag-work ng overtime. And bukas, ito yung schedule ko. So, bukas, nasaan na pa tayo? Bukas, mag-work ako ng night. So, dire-diretso yan. Night, and then night. So, tatlong nights ako. So, talagang ipapush ko talaga itong day off ko ngayon. Ito, actually, LDO. So, pinuntan ko si Ellie ngayon. Tapos, bukas, off ako. So, hindi ko alam. Siguro mag-pick up ako bukas ng 8 hours, pero we'll see. We'll see. So this is how I'm going to end my vlog. Sana safe kayong lahat sa mga nanonood ng aking vlog. And yun lang. Stay home, guys. Kung gusto nyong umalis ng bahay, kung talagang alis kayo ng bahay, make sure it's a necessity. And social distancing, guys. So bye muna. See you on my next vlog. Bye.